don't they? Trying to remember what every picture did say. This one says I love you, I'll be with you always. That one says I... Hello. Ganito lang ang pagputi ng mani. Ito yung mani na aking tinanim. Tingnan ninyo kung paano. Good morning to everyone. Ito pa yung pagputi ng mani. Uy, ang unti ng laman. O tingnan nyo, kailang alam nyo, daming ano, kasi madaming kalabasa. Ito na lang ito. Yan. Kasi ito, may ugat siya. Pag hinila mo yung ugat niya, mayroon niyang laman. O, kaya lang matigas ang lupa. Konti ang laman ng mani. Maganda kasi, pag malambot yung lupa, yung mabuha-buhangin, maraming laman. Marami siyang maglaman. Parang kamote lang. Ganoon. Tapos, huhukayin mo pa rin kasi may natitira eh. Kasi matigas kasi yung lupa. May natitira pang laman. Ay, wala. Wala na siyang natira. Nahurot na. Naubos ko na pala. Tapos yung kalabasa ko, tingnan mo oh. May bunga, may bulaklak oh. Oh. Yan. Yan ang bulaklak niya. Tapos diretso bunga. Diba? Sana tumuloy siya. Pero meron na akong malaki diyang laman. Malaki ng bunga niya. Ito pa, oh. Ganyan lang, pagbunot. Unti lang ng laman niya. Pero sa paunti-unti, dadami din. Kasi maraming puno, eh. Dito ako kukuha ng pananim uli. Kukuha ko ng seeds. Ayan. Huwag kang masira kalabasa, ha? Please, magbunga ka. Tuloy. Ito, dami. Oh, dami niyang bunga. Laman, ang dami niyang bunga. Ipa, oh. Pag ang mani ay para na siyang mamamatay ang kulay ng dahon. Pwede nang i-harvest, oh. Yun, parang mamamatay na yung dahon niya, oh. Tuyo na. Harvest mo na siya kasi magulang na. Ang laman niya. Pag hindi mo agad harvestin, tumutubo sila uli sa ilalim. Hindi mo na makain. Kasi nabubuo na tumutubo uli sila. Nagka-crack. Yan, oh. Ito, oh. Kaya lang, hindi talaga marami ang laman. Ang tigas ng lupa. Pero mayroon din, oh. Diba? Ganyan lang. Kahit paano nakakatuwa. Basta't may tinatanim daw, mayroong maaan. Ito mga sis, oh. Ito yung bunga ng aking kalabasang malaki-laki na. Nakita mo? Malaki-laki na siya. Ayan, oh. Kanina nakita niyo yung maliliit. Ayan, ito yung malaki na siya. Dinatakpan ko kasi para hindi masyadong makita ng maraming ano. Maraming mga followers. followers ng tanim. Kasi alam mo naman dito sa ano, takpan ko uli ha. Tapos ito yung mga alugbati. Ayan. Alam mo, merong bumibili niyan sa akin. Dinadala nila sa palengke. Ayan oh. Oh. Meron uling bunga yung kalabasa ko oh. Oh, di ba? Ayan oh. Yun pa oh. Kaya pag may lupa kayo na walang tanim, taniman lang natin. Kasi di natin alam kung ano yung makukuha natin. Di natin alam kung gaano kadami makukuha nating harvest na bunga. Kasi ang Panginoon naman ang bahalang mag-bless, no? O meron pa ako dito ang ibang mga tanim. Ayan. Nakita nyo ba yun? Ang daming sitaw. Ang dami, oh. Ito ang tawag nitong sitaw na to ay araw-araw. Araw-araw mo kasi siyang pitasan. Kasi pag hindi mo siya pipitasin, araw-araw tumitigas siya katulad nito. Oh. Ayan, matigas na siya. Pero,
Pag binalatan mo yan, lama, oh, yung buto na lang ang gugulayin mo. Ayan, oh. Ang dami niyang bunga, oh. Dami yan hanggang doon sa likod. Yan. Tapos, ito yung mga, yun, alubati, oh. Dami. Yan. Sina-harvest ko yan, dinadala sa palengke. May kangkong pa, oh. Ito yung kangkong na pwede mo siyang itanim sa walang tubig. Tsaya yun ang masarap kasi hindi siya, malinis siya, hindi yung nasa tubig. Hindi mo alam kung saan galing yung mga tubig na pumupunta doon sa kanal. Ito yung papaya ko. Hindi pa naman siya namulaklak, pero sa awa ng Diyos. Yung talong, ang daming bunga. Kahit maliliit ko, ang dami nila. No. Okra. Oh, ito yung okra, oh. Namumunga na rin siya. Nakailang harvest na ako dyan. Mga sili. Kaya lang hindi na masyadong mabunga ngayon. Naubos na siya. Pero, ayan, daming mga gumugulang na. Yan ang aking kaligayahan dito. Ayan, daming ano kuya, oh, sitaw. Harvest. Walang nang harvest. Daming yung bunga. Yan, ang aking garden na malawak-lawak din ng kaunti kasi ito lang yung libangan ko pagka umaga, pag wala na akong ginagawa sa bahay, pupunta na ako dito sa farm. Ayun, yung mga mais ko wala na, magugulang na yan. Tinira ko yan para sa ano, pananim. Ito, balinghoy. Ito yung aking balinghoy. O, yan, hanggang doon yan. Oh, kamote. Kamote tops, yan. Okras, ampalaya. Yan yung mga namumulaklak na dilaw, mga ampalaya yan. Oh, ito yung sili ko na bell paper. Yan, may mga bunga, oh. Yan, kahit pa paano, nakaka-harvest na kami. Hindi na kami bumibili sa palengke pag kailangan po yan. Diyan na kami nangunguha. Pagka konti lang din kasi konting bunga pa lang eh. Pero pag marami akong kailangan, bibili ka talaga sa palengke. Kaya lang ang mahal. Na maigin ng meron kang konting tanim, kahit pa paano, hindi ka natatakbo sa palengke para bumili. Manguha ka na lang sa iyong garden. Sa iyong garden. Ah, sige, bye-bye friends! Ay, pinakikita ko lang sa inyo yung garden ko. Magtuloy pa ako sa pagbubunot ng manim. Madami pa akong bubunutin at pipiliin ko yung pananim. Na para po sa susunod na taniman, mayroon naman akong pananim at magkaroon naman kami ng maraming mani. At yung aking kapatid nitong kuya na yung maliit na lalaki na ako, napakatakot sa mani. Sabi niya, lagi daw siyang bitin sa mani pagkakaunti yung niluluto ko. Kaya ngayon, harvestin ko to, kukunin ko yung pangtanim at lalagayin ko yung natira para sa amin, pagkain namin. Bye-bye! Ito na yung aming na-harvest kanina. Ito na yung laman niya, oh. Yan. Yan, nasa 4 na kilo. Tapos yung sitaw, ito din. Yan. Na-harvest ko na yung mga gulang. Oh, ayan, daming hinug. Oh, meron na naman kaming gulay. Favorito ng bayan. Okay, yan. Dami pang... Pagtanim ko yung iba dyan para meron akong pananim. Susunod. 3 months lang from now. Pag nakatanim ako yung buong ito, 3 months lang mag-harvest ko. Hi guys! Thank you for watching. Please subscribe, like, and subscribe for more Annie with Annie.